Hi guys, it's me again, Sarah Jane Semik, and for today's vlog, tatopic lang natin yung bagong email ni YouTube nga na nalagyan nga ni YouTube ng tax ang ating mga revenue. So, nakakabahala siya, no? Lalo na sa ating mga small YouTuber na konti na nga lang ang kinikita natin dito is babawasan pa tayo, lalagyan pa tayo ng tax. So, keep on watching guys. Ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano tayo makakapag-apply dyan sa taxes ni YouTube. So, dyan lang kayo. And kung bago ko pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe and click mo yung bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. So, ito na nga guys. Na-receive ko yung email ni YouTube around 1:55 AM. So, nabasa ko siya ng umaga na. So, siguro yung iba, mas early nila na-receive yung email ni YouTube. May nakalagay, nagulat nga rin ako kasi nga may taxes nga ako nabasa. So, ito yung email. Hi there, we are reaching out because Google will be required to deduct US taxes from payments to creators outside of the US. So, ayun nga, tayo mga YouTube creator dito sa Pilipinas, kapag may nanood sa ating taga-US, is lahat ng earnings nun is lalagyan ng taxes. Yun yung pagkaintindi ko. Eh, dito naman tayo sa Pilipinas, di ba? Wala tayo sa US. So, lahat ng mga manonood sa ating galing US is babawasan nga yun. Lalagyan ng taxes yon, which is 24%. Later this year, as early as June 2021. So, over the next few weeks, we'll be asking you to submit your tax info and AdSense to determine the correct amount of taxes to deduct. If any apply, if you tax info isn't provided by May 31, 2021. Bago mag June 21 sa dapat makapag submit ka na ng tax info mo sa AdSense. So ituturo ko nga sa inyo yung step by step. So ako kasi kanina nag-submit na ho kasi masyado akong ano eh, gusto ko agad-agad na wala na akong pinoproblema. So ayan, panoorin niyo yung ginawa ko kung paano ako nakapag-apply sa AdSense. So, nandito na tayo sa Google AdSense ko. So, punta kayo ng payment settings, saka yung, tapos pindutin nyo yung manage tax info. Ito na nga, nakalagay United States tax info. To find the right tax form, please answer a few questions first. Ayan, so, pipindutin nyo nga yung individual, tapos, pagkatapos nyan, next nyo. Ayan. Tapos, are you a citizen or resident of the United States? Siyempre, no. Next. So, dito naman, W-8BN, this is for most commonly used by non-US individuals. So, ito yung pipindutin natin, yung W-8BEN. So, hindi naman tayo, ano eh, US eh. So, Stark WN form. Now, wait lang natin kasi medyo matagal to. Loading siya. Ayan. And after that, sasagutan nyo yung ibang tanong sa form. Fill upan nyo lang yan. So, yung name. So, country of citizenship. Ayan, siyempre Philippines. Hanapin nyo lang Philippines. Ayan, Philippines. So, ayan. Kailangan din natin ng TIN. Kung may TIN ID kayo or SSID, pwede nyo ilagay. So, ako, ginamit ko is yung TIN number ko. Buti na lang meron na akong TIN. Ayan. Kung wala pa kayong TIN or SS, hindi ko rin alam, pero kailangan kasi dapat may TIN ID kayo or SS. Ayan. So, kapag okay na, ilagay nyo lang siya. Then, next. Then, yung ito naman, sa pangalawang ano, number 2, permanent resident. Kung saan yung address nyo. Kung ano yung nakalagay sa AdSense nyo na address. So, yun din ilalagay nyo dito sa address nyo dito. So, i-forward ko lang kasi address lang naman ilalagay dyan. Itatakpan ko na lang yung address ko para sa, ano,
sa security nga and privacy ng aking lugar. Check yun yung mailing address and same as permanent resident address. So, next. Ine-next nyo lang yan. Pag okay na yung ano nyo niya. Yan. Tapos, may lalabas na sa baba. Wait lang. Yan, approve na ako. Sana nga wala nang ganito yung may mga rate pa and taxes YouTube kasi 'di ba? Small YouTuber lang tayo tapos babawasan pa tayo. Kasi kapag hindi mo 'to ginawa, hindi ka nakapag-apply dito sa taxes, sa AdSense. Imbis na US lang yung ibabawas sa iyo. Yung views lang dapat sa US yung ibabawas sa iyo. Kapag hindi ka nga nakapag-apply, magiging nationwide. Lahat ng country na manunod sa video mo is bibigyan ni YouTube ng tax. So, di ba, parang napaka-unfair talaga. Lalo na sa ating mga small YouTuber. Pero, yun nga, wala naman tayong choice. So, laban lang. Upload lang ng upload, di ba? So, ito, ipapakita ko yung email na sa Gmail. Google Payment, your tax information has been approved. So, ayan na nga, approved na nga. Ayan, ang email. I hope na tulungan ko kayo step by step sa para mag-apply. So, kung nagustuhan mo itong video ko na to, huwag mo kalimutang mag-like, share, and comment down below kung may any questions pa kayo. So, thank you for watching guys, and see you on next vlog.